ましたよ。Magandang araw mga ka-Best Buys, and for today's video tayo ay mag-a-actual na testing ng ating Philking 4200 dito sa welding machine. Inverter din po ito, 250 amperes na ang Engineer Kawasaki. So si Kuya Joel nga po pala yung ating welder dyan, ano? Shoutout sa iyo Kuya. Nasa side project nga po pala tayo ngayon at nag-i-install ng bakod, ng gate, ng ating ginagawang project. So, ang target po natin is buong araw lang na yung i-install ito, and then let's see kung ilang oras natin magagamit yung ating generator. May comment dito si Kuya Joel eh. Pakinggan po natin yung sasabihin niya. Ha? Lakas. Kaya-kaya na? Oo. Kurang rin pala yan. 4.5? Ha? 4.5? 4.2. So yun nga, at nagdire-diretso na uli si Kuya Joel sa kanyang ginagawa. So ang pahinga lang po talaga ng generator is kapag nagpapalit si Kuya Joel ng stick ng ating welding machine. So ngayon lang daw po siya nakasagupa ng ganitong klaseng generator na napakaliit pero napakalakas naman. So kadalasan niya kasing nagagamit is yung mga diesel generator na may iingay, open type. So ngayon lang daw po siya nakakita ng ganito kaliit pero napakalakas naman. Running time 221, 222, 226, 227, 221. So hindi siya talaga bumababa kahit na nag-weld pa si Kuya. Napaka-tahimik din kahit na ginagamit na siya na mag-weld. Hindi rin nagbabago yung kanyang voltage. Tahimik pa rin. Hindi tulad nung diesel generator na pang-welding ano, talagang halos nagwawala, nagwawakal. So ito, talagang napaka-reliable, I should say. Ayan po, 220, 218, 219. Kapag nag-weld siya ng fully weld, kapag binababad niya talaga yung generator. So, yung setup niya ngayon, depende siguro sa talagang welding machine. Kasi ang sabi niya, setup ni Kuya ngayon ay 180. Pero palagay ko, under power yung ano, yung overpower kunwari yung welding machine. So kasi dito sa mga heavy duty natin na gamit ito minsan, 160-170 nag-ano na siya eh, nag-overload. Pero silipin natin dito kung nag-overload siya. Ayun, wala naman. So hindi nag-a-appear yung overload dito. Kasi dapat yan, nag-blink siya. Ito kasi steady sa green, ibig sabihin may output. So napaka reliable talaga ng ating generator ano. So ngayon pala ang setup niya, naka economy off tayo dahil medyo mabigat yung load na dinadala niya. Yan lang mga ka-Best Buys, and update ko lang kayo sa mga iba pang ginagawa ng ating inverter generator ano. Ito, gumagawa na sa kanina ng ano,
ng Intamyo. Oo. Ay dumating. Dumating ang kayo? Parang nagigigil pa yung gina rito. Yung mga ka-best boys, silipin natin yung extension wire. May heavy duty naman talaga, malalaki. So silipin natin itong generator. Nagtataka kasi ako bakit parang may kakaibang tunog dito. Kaya sinubukan kong hawakan yung generator, ayan. Pero hindi naman siya sa generator, baka ako, yun lang sa base niya sa tricycle. Kaya mamaya i-check natin yan. Kung ano talaga yung tumutunog-tunog na yan. Kung mapapansin nyo po, yung generator natin is parang tumataas at saka bumababa yung RPM. Kung papansin nyo din po na kasabay ito nung pag-slap nung welding rod doon sa wini-welding na gate. Kasi po, umahabol yung generator doon sa requirement na power ng welding machine. Kaya po siya humaharap-harap. Pero good thing po yun. Doon na po kasi pumapasok yung EVR. So, whenever na nangangailangan ng mas malaking power at RPM, nag-a-adjust yung ating EVR para maibigay at makompensate yung pangangailangan na power. So, kung makikita rin natin yan, no? Talagang matinding babaran yan. Pero, hindi sumusuko yung ating Filking 4200. Ganun siya talaga. I-flex ko rin mga ka-base bike, syempre, yung ating Filking na motorbike, ano? E-bike po yan mga ka-best buys, 72 volts and lithium battery. So Filking, your best choice mga ka-best buys. So balik na po ulit tayo sa pag-install ng ating gate and bakod. So ito na po yung finished product after maikabit ni Kuya Joel yung ating mga tubulars. So dalawang araw niya po ito in-install gamit yung ating Filking generator dahil wala naman po kasi kaming kuryente pa dyan. Kaya generator lang talaga nag-install niyan. And kung makikita nyo naman po, talagang napakaganda ng pagkaka-install ni Kuya Joel at yung performance ng generator is hindi naman po tayo napahiya. Ayun nga po, tapos na tayo mag-install at ngayon po ay check natin yung ating generator, yung status niya. No? 282 working hours na siya. So from 272, 10 hours po siyang ginamit po sa pag-welding. And sinilip ko na rin po kung ano yung maingay dito sa ating generator pero wala naman akong narinig ngayon dahil nung nakaraan niya po diba i-test natin doon sa site na may parang tumutunog. So I guess, parang yung tricycle po ni Kuya Joel ang may problema at hindi itong generator. So yun lang po, maraming salamat mga ka-best buys sa inyong panonood at mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye!